So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin itong Los Angeles Lakers dahil ay nga sa report na ito na ito nga daw Lakers ay hindi pa nga daw sumusuko sa kanilang paghahanap ng paraan para nga makuha itong si Buddy Hield mula sa Sacramento Kings. Diba nga bago pa nga makuha ng Lakers itong si Russell Westbrook, etong si Buddy Hield ang kanilang primary target, ang kanilang interest talaga. At ilang oras nga bago lumabas ang balita kay Russell Westbrook, etong si Buddy Hield ay malapit lang ang maging Laker. Pero pinili nga netong Los Angeles si Russell Westbrook over dito kay Buddy Hield. At ngayon, sinabi nga sa report na ito na hindi pa nga rin sumusuko itong Lakers sa paghanap ng paraan para makuha itong si Buddy Hield. Dahil meron pang chance or meron pang isang paraan para makuha ng Lakers itong si Buddy Hield. Yan nga ay pag-upgrade sa trade na ginawa nila dito sa Washington Wizards. Allowed pa nga itong Lakers na gawing 3-team trade pa yon. At isasali nga nila doon ang team ng Sacramento Kings. Bale, ang mangyayari nga, isasign nila itong si Dennis Schroeder ngayong free agency at ite-trade nga nila din ito kasama doon sa package kay Russell Westbrook, mapupunta rin ito sa Wizards. At ito ramang Washington Wizards, ibibigay nga si Kyle Kuzma at si Montrezl Harrell, papunta nga doon sa Sacramento Kings, at ang Sacramento Kings ay ibibigay nga si Buddy Hield sa Los Angeles Lakers. So si Buddy Hield mapupunta sa Lakers, si Dennis Schroeder at si Cade Davis Caldwell-Pope ay mapupunta sa Washington Wizards, si Kyle Kuzma at itong si Montrezl Harrell mapupunta nga dito sa Sacramento Kings. At siguro nga isasamahan ng Lakers yan ng mga draft picks nila. So iyan nga ang isang paraan para makuha na itong Los Angeles Lakers si Buddy Hield mula sa Sacramento Kings. Pero ayan ay mangyayari lamang kapag ang Washington Wizards at Sacramento Kings pumayag nga sa offer ng Lakers na ito. Pero so far, ang balita ngayon ay parang ayaw nga daw ng Sacramento Kings na gawin ito. Pero ayon sa latest report, ang Lakers hindi pa rin sumusuko para makuha itong si Buddy Hield. So abangan nga lang natin ang mga susunod na update about dito sa Lakers at sa kanilang pagkuha dito kay Buddy Hield. At sa ating next balita, ito nga Sacramento Kings, si 9 ang center nila na si Richaun Holmes for 4 years, $55 million. Kung hindi nyo nga kilala itong center na ito, ay malang Montrezl Harrell ang laruan nito. High energy big man at binibigay niya ang kanyang 100% every possession at laging ang hustle play ang ginagawa niya. So yun nga ang balita natin ngayon sa Kings, si 9 nga nila muli ang kanilang center. At para nga sa ating last update tungkol nga ito muli sa Los Angeles Lakers dahil ang Lakers daw at ang Nets, sabi nito ni Mark Stein na pinupuruso nga daw itong si Patty Mills para nga idagdag sa kanilang team. At ayon din kay Mark Stein, sumali na nga din itong Golden State Warriors sa paghahabol sa veteranong point guard na shooter na si Patty Mills. At ito nga rin si Carmelo Anthony, pinagagawan nga din ng Los Angeles Lakers at itong New York Knicks na kanyang dating team. At sabi nga sa isang report na itong si Carmelo Anthony daw ay nahihirapan sa pagpili kung pupunta ba siya dito sa Lakers or babalik nga siya sa kanyang dating team na New York Knicks. So yun nga guys ang ating mga balita ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na. Every day, bala tayo mga NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye!